Bali, dito natin ipoposisyon yung ating angular na 1.8 by 1. So, bali ganyan yung pagkakadali, mga tips. So, pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Welcome to my YouTube channel. Bali, ngayong araw na to, mga peeps, kukunin natin yung ating nabiling motor na si NMAX 2020. But before tayo pupunta doon sa Yamaha Boulevard branch, may gagawin lang tayo, mga peeps. Another tutorial na naman po ang nais kong ibahagi sa inyo. Bali, maglalagay tayo ng... nga pala, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng YC center frame para sa ating awning window. So, bago ako magpatuloy, mga peeps, kung bago ka lang sa ating channel, subscribe mo na yan, and then include na rin ang notification bell para always updated ka sa mga bagong videos natin. So, tara, mga peeps, turo ko sa inyo kung paano maglagay ng YC center frame para sa awning windows. So, tara! So, ito yung ating nabuong perimeter frame, mga peeps. Yung sukat nito, mga peeps, is 60 by 120 centimeter. So, since hindi siya possible na gawing buo yung awning windows na ganito kataas, mga peeps. So, hindi siya possible. So, bali, ang gagawin natin dito, mga peeps, is maglalagay tayo ng division. So, ang gagamitin natin, mga peeps, is itong YC center frame. So, ayan. So, ipoposition natin to, mga peeps, sa center. Dahil nga po, ang tawag nito is center frame. So, bali, ang first procedure na gagawin natin, mga peeps, is excuse me po. Nga pala, mga peeps, yung ibang installer kasi, most of the thing na ginagawa nila is naglalagay sila ng butas dito, mga peeps. Sa kanila, pinapasok yung center frame. Then, de-bend this part right here sa center. At saka, sa kanila, i-re-rebits. So, I find it not durable, mga peeps. Dahil once ma-bend mo yung aluminum, pagbalik nun, for sure, mababali na siya. So, it's not working kung ito yung procedure na yun ang ating gagawin. So, I wanted it to be more durable. So I find a way na mas durable siya at saka mas presentable din at saka madali lang gawin, mga peeps. So first thing na ginagawa ko, mga peeps, is sinusukat ko yung center frame dito, mga peeps. Kinukuha ko yung exact measurement niya dito sa front opening ng ating perimeter frame. So, bali, nakat ko na siya, mga peeps, kanina. So, may kulang lang, mga peeps. Sobra lang ng konti. So, ang gagawin natin dito is, ikakat natin siya, yung tip nito, para eksaktong mapapasok itong center frame sa opening ng ating perimeter frame. So, tara, ikakat natin yung center frame. So ayan, mga peeps, nakuha na natin yung exact measurement, mga peeps. Ayan, saktong-sakto lang. So after natin makat yung ating center frame, papasok lang natin sa loob, mga peeps. Ayan, ganyan. So ganyan, mga peeps. Saka natin guguhitan sa may inner part. Sa may ilalim, mga peeps, we will produce a line or a marking rather. Ganyan lang, mga peeps. Saka dito sa kabila.
So ayan mga peeps, it has a line already. So bali yung gagawin natin dito mga peeps is tatabasin natin to, then we will remove this part right here. Same rin sa kabila, same process lang din. Ika-cut natin to dito mga peeps, and then we will remove this part right here. So pakita ko sa inyo how I do it. Then remove natin ito mga peeps. Ganyan lang. Then dito sa kabila. So ayan guys, bali nakat na natin yung nakaltasan na natin yung ating center frame. So bali ganyan lang po yung pagkakadali mga tips. That's how I do it. Yung ibang mga installer kasi is may existing dito na center frame, parang ganito siya. Then sa kanila pinapasok dito sa perimeter frame. So then after nila mapasok, then ipo-fold nila yung aluminum, yung existing na aluminum, sa kanila i-re-repeat. So I don't find it durable mga tips. So we arrived to this kind of procedure. At the same time, assured natin na mas durable yung ating gagawin. So dahil nga po sa mga lumalabas na mga aluminum supplies ngayon, aluminum materials, hindi na siya gaano kakapal mga tips. So manipis na. Just like this one, yung center frame, it's almost less than 1/16. So I find it very manipis mga peeps. So ayan, naghanap ako ng paraan na mas durable nating makakabit to, at saka assured natin na it will last longer. So next na procedure natin mga peeps is we will fit it kung kasyon-kasyon na ba. So ayan mga peeps, sakto lang. So as you can see, walang smile mga peeps. Siradong-sirado siya. So ayan. So last dito sa kabila. So ayan guys. So next na gagawin natin is maglalagay tayo ng angular bracket or angular na 1/8 by 1. Nga pala mga peeps, I cut it's more than 1/4 inch or less na angular na 1/8 by 1. So ipoposition natin to dito mga peeps, at saka dito sa kabila. So to know more about it, pakita ko sa inyo mga peeps how I do it. So ayan mga peeps, as you can see, naglagay na ako ng marking. Bali dito natin ipoposition yung ating angular na 1/8 by 1. So bali ganyan yung pagkakadali mga peeps. So pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa.
lang mga tips, just make sure na insakto lang siya sa ginawa mong marking. Hindi siya lalampas mga tips. So, ayan mga peeps, just repeat the process lang po. So, just make sure na hindi ka malilihis sa sa ginawa mong marking. Hindi ka mawawala rather. So ayan mga peeps, after natin ma-position yung ating angular na 1 8 by 1, saka natin lalagay yung ating binawasan na center frame. So ang ginagawa ko mga peeps is ganyan lang. I just insert it in the center. So bali ganyan yung positioning mga peeps. Has an equal na sukat ng tips. Check natin sa iba. So since tama na yung yung measurement, equal na siya mga tips. So saka natin i-drill. So ganito lang yan mga tips. Then another one. Tapos na siya. So next na gagawin natin sa mga tips is ikakat na natin yung ating panel frame. So as you can see mga tips, can I have the cover? As you can see mga tips, ayan, siradong-sirado siya. Check natin sa likod. Ayan mga tips, siradong-sirado siya mga tips. So this is my kind of way kung paano maglagay ng center frame sa awning window na may dalawang opening. So ganyan lang mga peeps. So sana mga peeps may nakuha kayong konting kaalaman, idea kumbaga sa mga next project niyo po. So you can use this one as your reference.
So if you like the video, mga peeps, please give it a thumbs up. And then don't forget to subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para always updated ka sa mga bagong videos natin. So ayan, this has been Fong's Work. See you again sa susunod nating tutorial. Bye-bye!